Good morning, guys. Ngayon ay ang gagawin ko ay maglilinisin ko yung throttle body ng Mirage G4. Sana guys, umpisa natin. Well guys, ang mga gagamitin natin dito ay 10mm D-range para alisin natin itong filter housing para ma-access natin yung throttle body. Throttle body carpet shock antenna. Pwede rin kayo guys gumamit ng malinis na basahan pamunas sa paglinis sa loob ng throttle body. Pero ako ang gagamitin ko ngayon tissue. Hindi naman siya. Okay, sana natin. Tanggalin muna natin itong filter housing. Itong throttle body. Guys, kung lilinisin nyo ang throttle body, isama na rin nyo linisin yung map sensor na sa ibabaw nyo. Sabay yun na. Linis. Linisin mo na ba? Walang magawa. Ito si throttle body map sensor, pero nalinis ko na ito siya nung nakaraan. Pero guys, pag maglinis kayo nito, dapat sabay na sila. Pero ngayon ang lilinisin ko ay throttle body. Ito. Okay guys, umpisa na natin lilinisin. Sprehan lang sa guys. Guys, ingatan lang na hindi matulak yung plate niya. Yung nasa gitna. Kasi pag natulak yan, tapos nakakaroon ng problema sa computer, kailangan mo pa ito iparelearn. Kaya ingatan na matulak yan yung butterfly nya. Dandahan lang, linisin din ng mga labas nito. Hindi pa naman siya ganun kadami. Nalinisan ko na ito last week. Nakikita. Ngayon kasi nakikita ko lang. Paano ito linisan. Isa pa.
Para guys, umopen itong plate sa iba, sa yung nakikita nyo dyan, yung butterfly kung tawagin. Kailangan apakan ng unang ang susi at apakan ng accelerator pedal para mag-open siya, malinis siya. Kung wala kayong kasama, naaapak doon, kailangan tukuran na lang siya ng kahoy or anuman para lang umopen siya. Ganito guys. Ganyan guys, so accelerator pedal. Kailangan siya mayroong, kasi pag wala kang kasama, yun ang gawin na lang. Para umopen yung butterfly.